Magsitayo po ang lahat. Kaligtasan ng kanyang ibig, sa kanya inalulukluan, dinidinig aming panambitan, amang bayan ng pag-ibig, sa kandili niya nananabing, bayan ayoy nagbubunyi. Sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing. Bayan ayoy nagpupunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po na lagi namin ikaligaya na ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan na nagpapairal sa Tanang Sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa.
Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain, Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan, sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gracia. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Hodeya. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito, natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya ay nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang ginto, pilak at sa templo. At ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hodeya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan, yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap, maging mga api may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita
sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat. Tagumpay, nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, alleluia, inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guru anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalanin asawa niya? Yamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babae na karapat dapat na muling bukayin para sa kabilang buhay
ay hindi nag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel. At sila ay mga anak ng Diyos. Yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya ay buhay ang lahat. Sinabi ng ilang sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, Guru. At wala nang nangakas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga, ibig pong ipaalam sa atin ng ating Panginoon na pagkatapos po ng ating buhay dito sa lupa, pag namatay na tayo, mayroon po tayong buhay sa kabila. At sa kabilang buhay, hindi na tayo mamamatay. Mabubuhay tayo magpakailanman. At sa kabilang buhay, lahat tayong nasa langit, ituturing ng Diyos Kanyang mga anak. At ang buhay nating lahat na nasa langit, magkakapatid tayong lahat. At sapagkat magkakapatid tayong lahat sa kabilang buhay, tayong lahat ay nagmamahalan. At ang buhay natin sa kabila, buhay ng mga anghel. Yan ang mangyayari sa atin pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa at mapasalangit tayong lahat. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo nang may pusong malaya mula sa
hangal ng pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ang ating tugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katolika, naway akayin ang kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nanatiling masunurin sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay, at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaan lingapin, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eucharistia na ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inikanda sa amin kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya. Magpakailanman, kinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo po ang iyong masintaking pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob sa kagad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong paggiliw. Iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lakat ng mga banal na namukay dito
sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan namin na banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin na sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utot ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang
Sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno.